Hi! Welcome back to my channel. This is Redensio. Click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga future videos na i-upload ko dito sa aking channel. And please, don't forget to like and share this video. So today, naisipan ko lang po na magkwento sa inyo ng mga funny experience ko sa pagiging isang teacher. So sa mga hindi po nakakaalam, isa po akong teacher and I've been teaching for 15 years now. So nagtuturo po ako sa college department. Ang tinuturo kong subject ay mathematics. So sa 15 years na pagtuturo ko, marami na din ako mga naging experience na nakakatawa sa loob ng classroom. Kasi di ba pag sinabi nating teacher, talagang ang respect ng mga estudyante ay nandoon na. Hindi na natin mag-question yan. At kapag sinabi natin mga teacher or mga professor sa college, talagang ang nasa isip talaga ng mga tao is talagang stricto ang teacher or may authority talaga inside the classroom, which is true naman talaga kasi kailangan yan siya. Importante naman yun para makuha mo talaga yung attention ng estudyante mo or yung interest ng student mo inside the classroom. So yun nga, as teachers, you also have our fair share of mga bloopers or yung mga instant karma na sinasabi ng mga estudyante, especially pag sa time na medyo seryoso ka or nagagalit ka sa estudyante mo or parang not in the mood ka. So doon minsan nangyayari yung mga bloopers sa teachers or yung mga instant karma nga na sinasabi ng mga estudyante. So instead na during that time sa klase mo is nag-i-impose ka ng authority or yung parang galitan mood ka sa mga estudyante mo, it turned out na naging funny na siya or naging instant karma siya sa mga teachers. So hindi namin yan siya madideny na talagang nangyayari yan siya. And you, my estudyante, hindi yan sila vocal na magsabi na ayan, na karma ka tuloy, sir, kasi ganyan, stricto ka masyado, palagi ka lang nagagalit sa amin. So hindi yan sila vocally magsabi niyan, pero alam namin mga teachers or sino mga teachers dyan na nakaka-relate. Alam natin na yung mga estudyante, nasa utak yan nila and somehow, tumatawa din yan sila pag may mga bloopers tayo inside the classroom. So ngayon po, isa-share ko sa inyo yung mga experiences. So why am I sharing this? Not to humiliate or hindi po na para ipahiya yung mga teacher. Gusto ko lang i-share ito sa inyo. I'm not sure kung matatawa kayo or matutuha kayo sa isa-share ko. Basta ako, pag naaalala ko pa siya, talagang natatawa pa rin ako until now. So ngayon, ang gagawin ko is I will just tell you a story. I-share ko lang sa inyo o ikikwento ko lang sa inyo kung ano yung mga experience na yun. So ito na, umpisahan ko. Una, yung sa aking experience na blooper inside the classroom or yung tinatawag nila instant karma inside the classroom. So mayroong one time na ang klase ko is 10:30 to 12. Yan yung last period ng sa morning na class. Kasi diba, mag-start ang klase 7:30 to 9 to 10:30, then 10:30 to 12. So usually, pag last subject na sa morning, medyo napapagod ng teacher or gutom na kasi di ba pa-lunch na yan siya. So yun yung aking experience na nangyari doon sa last subject ko sa morning. Before ako pumasok doon sa aking last period na yun, usually ako, or siguro makakarelate yung iba mga teachers, pag malapit na yung lunch, ang mga teachers nag-iisip na yan kung saan kakain, anong uulamin, especially kung hindi ka nagdadala ng baon. So ako that time, naisip ko talaga na nagki-crave ako ng Jollibee. Gusto kong kumain talaga ng Jollibee. This is not a paid vlog, ha? Pero i-mention ko lang kasi this is related kasi doon sa ikikwento ko sa inyong blooper. So yun talaga, nag-iisip ako na ang sarap kumain ng Jollibee. That time, gusto ko i-treat yung sarili ko na kakain ng Jollibee. So, yun ang nasa utak ko while going sa aking classroom. So, nang pumasok na ako doon sa classroom, pasensya na ha, kasi natatawa na ako while nasa utak ko na yung magiging kwento. So, nung papasok na ako sa classroom, ayun na, ang gulo-gulo ng mga estudyante. Parang meron silang binubuli na isang student. So ikaw as teachers, kailangan mo i-handle ang ganong situation. Talagang impose mo yung authority doon inside the classroom para matahimik sila. Of course, sa pagpasok ko, tumahimik na sila kasi magsa-start na, mag-uumpisa na yung klase. Pero alam ko na meron silang binubuli na isang classmate.
kasi talagang ang ingay nila that time. So ayun na, nagle-lecture na ako ng bagong lesson sa algebra and all. And then sa kaligitnaan ng klase namin, kasi medyo napapansin ko talaga na yung estudyante na binubuli nila, parang matamlay siya. Kasi usually yung estudyante na yun is ano siya, bubbly siya, masayahin, ganun. Pero during that time, medyo hindi siya ganun. So during that time, gusto ko natawagin siya para siya yung sumagot doon sa isang easy or very simple lang naman na problem. At least, ma-boost yung kanyang moral na alam ko na masasagutan niya yung problem na yun. So at least yung pambubuli sa kanya ng mga classmate niya parang mawala sa isip niya kasi yun nga, di ba, makasagot siya doon sa problem. So yun talaga ang pinaka-intention ko kung bakit ko siya tinawag during that time. So, nung pagtawag ko sa kanya, okay, for example, John, yung pangalan niya, okay, John, go to the board and try to answer the problem. Bigla ngayong nagpalakpakan yung mga classmate niya. Yung parang talagang, alam mo, yung hindi palakpak na nag-chichiyo, yung palakpak na talagang nangmutsa, yung nangbubuli talaga. Alam mo na meron talagang something. Kasi during that time, hindi ko pa alam kung ano yung topic or ano yung reason kung bakit siya binubuli. So, nag-ask na ako ngayon sa mga estudyante. Sabi ko, what's wrong, class? Parang pinagtatawan niyo si John. Ganyan na ako doon sa klase. So, ngayon, sumagot yung estudyante. Sabi niya, sir, kasi sir, sila, ano, binubuli nila ako, sir, kasi tumataba na daw ako. Tapos yung dito ko, sir, ano na daw, sobrang laki na daw, sobrang taba. Para na daw akong si Jollibee, sir. So, yun pala ang reason ko bakit nabuli siya. Ngayon, bigla ko naisip yung Jollibee na naman. Di ba, kanina, bago ako pumasok, nag-iisip na ako kung saan ako kakain. So, yung naisip ko kanina is Jollibee. And then, here comes Jollibee. Yung pangbubuli pala sa kanya, sinatawag siyang Jollibee ng kanyang mga classmate. Yun nga, kasi mataba na siya and lumulusog na yung kanyang mukha. Parang naisip ko na naman bigla si Jollibee. So, during that time na, so ako naman as the teacher, so hindi ko pwedeng palampasin yun during that time na yun chance ko para pagsabihan yung mga classmate niya. So, ito na ngayon. Galit-galita na ako or parang strict mode na ako. So, sabi ko sa mga estudyante, okay, class, don't you know that bullying is a crime? Ganyan. Kung sa inyo kaya yan gagawin, anong mafe-feel ninyo, di ba? Alam niyo naman ngayon. Nagsisermo na ako doon sa loob ng klase. So, alam na nila na medyo in a strict mode na ako. Ngayon, nararamdaman ko na nakuha naman nila yung gusto kong sabihin. Okay, so after that time, parang na-feel ko na okay na, parang natahimik na ang lahat, parang na-pacify ko na yung situation. So, balik na ngayon sa klase. So, ito na yung bloopers na nangyari na. Hindi ko talaga, of course, bloopers hindi yan sinasadya. No? So, instant lang talaga mangyari yan. Nung bumalik na ako sa lecture, okay, let's go back to our class and we have a problem here, so I want somebody to answer this problem. Diba, naputol kami kanina kasi tinawag ko nga yung estudyante. So, gusto ko siyang tawagin ulit para siya talaga mag-answer doon sa problem. So, yun na, sabi ko, okay, so we have a problem here and I want somebody to answer this. Okay, Mr. Jollibee, go to the board and answer the problem. Okay, Mr. Jollibee. Okay, Mr. Jollibee. Naku! Wala talaga sa isip ko na Jollibee ang nasabi ko. Talagang, hindi ko talaga napansin ang sarili ko na Jollibee yung nasabi ko. Hindi ko lang alam, biglang lumabas siya sa bibig ko. Siguro kanina iniisip ko kasi si Jollibee. Ngayon, biglang, talagang parang sumabog yung classroom sa katatawa. Talaga tumawa yung lahat ng mga classmates. Ngayon, nagtaka, bakit ano nasabi ko? So, yun pala na nasabi ko na Jollibee. Ngayon, nakita ko yung bata, parang nalungkot. Parang nalungkot na siya, bigla akala niya na kinampihan ko siya. Tapos here comes, ako pala yung nagbully sa kanya kasi tinawag ko siyang Mr. Jollibee. Hindi talaga sa intention ko na natawagin siya. Tawagin siya yung Jollibee during that. Hindi ko alam, no? So, yun ang result na kasi iniisip ko parati na kakain ako sa Jollibee and all. Kaya natawag ko siya Mr. Jollibee. So, that was very, ano talaga, embarrassing moment na parang ang nakita ko sa mukha ng bata na ako si teacher, number one, bully din pala. So, ganun ang feeling. So, yun ang aking experience sa instant karma sa loob ng classroom. No? So, nangyari yun right after na nag-sermon ako about bullying and all. And then, yun na, boom! Biglang nakarma si sir. So, ito namang pangalawa na experience na i-share ko sa inyo. Ito ay nangyari sa aking co-teacher. English teacher siya. So, ito yung nangyari sa kanya. Yung teacher na ito, mahilig siyang magsuot ng mga kwintas, yung
mga perlas ng silangan, ng mga pintas, mga pearl, na hindi lang isang pintas, yung mga layer-layer talaga na sa dalawa, tatlo. So, ganun yung mga hilig niya ng mga suotin or mga bling-bling talaga. Basta yung may something na nakasabit sa liig niya. And then, nung naklase na siya, okay, so kunwari, ito yung pintas niya, ganyan. So, may nakasabit sa liig niya. So, itong teacher na ito, yung klase niya that time is mag-oral recitation siya. So, parang randomly tatawag siya ng mga estudyante niya. Diba, usually, pag oral recitation, talagang hate yan ng mga students. Especially sa mga estudyante na hindi naka-ready, hindi naka-prepare. No? So, pag sinabi natin oral recitation, talagang strict mode yan. Okay, so, ganun na. Ito na siya. Okay. So, nung nag-oral recitation na siya, hindi niya namamalayan na, well, kasi wala siyang bit-bit or something. So, tawag na siya ngayon ang pangalan. Okay, John, please stand up. So, yung mukha talaga ni teacher, talagang intimidating siya. May pataas-taas kilay pa siya ganun. While nagtatanong siya sa estudyante niya, yung kamay niya, since wala kasi siyang, wala siyang binibit-bit, nilalaro-laro niya ngayon yung kanyang kwintas. Okay, ito ang nangyari. So, for example, okay, Mr. John, okay, what is the difference between blah, blah, blah? And then, nilalaro niya yung pintas, iniikot-ikot niya, yung gano'n, okay? And then, punta na naman siya sa iba, okay, Jane, how about you? Blah, blah, blah. So, random question lang talaga, sige siya ikot, ganyan, ganyan. Siguro mga nasa panglimang estudyante na siya, nagtataka na siya ngayon na parang, nahirapan na siyang huminga. Nahirapan na siyang huminga. So, na-observe niya. Parang ano na, nahirapan na siyang huminga, tapos nahirapan na siyang magsalita. So, yung ano niya, yung quintas niya pala is nabuhol na, and then hindi siya nagpapahalata sa mga estudyante niya na nabuhol na. So, parang while nag-oral recitation sila, kasi diba, nasa serious mode siya, while nagtanong siya, tinatry niyang ayusin yung quintas na nabuhol na hindi mapapansin ng mga estudyante. Pero kahit anong pilit niyang ayusin yun, talagang nabuhol na dito talaga sa liig, talagang yung mahigpit na nahihirapan na talaga siyang nahihirapan na siyang natatawa ako kasi during that time, nandoon ako sa kabilang classroom, nagpa-klase din, kaya alam ko ang nangyari. Nung nabuhol na siya dito, nang hindi na talaga niya matanggal yung kanyang pintas. Alam niya anong ginawa niya. Bigla siyang tumakbo ngayon from the classroom. Nag-ask siya ng help sa akin doon siya. Kabilang classroom. Sorry ha, natatawa talaga ako pag maalala. Sabi niya, Sir Dencio, please help. Hindi na ako makaingat. So yun pala. Talagang nabuhol yung mga ano niya dito, yung mga pearls niya, yung mga pearl. Kasi naalala ko, white talaga, white pearl yun eh. Sabi ko, ma'am, okay lang ba kung putukli na din? Kasi talagang nabuhol na siya. Tulang namin yung mga quintas, naglaglagan yung mga pearl, yung mga perlas sa floor. Tapos kasi sa kabilang classroom daw, of course, tanaw siya ng mga estudyante niya doon kung anong nangyari sa kanya. So yun, so talagang, naawa din naman ako sa kanya kasi namumutla talaga siya. And then, alam ko na seryoso talaga siya na hindi siya makain. Pero at the back of my mind talaga natatawa ko. And then pinipigilan ko lang kasi nasa harap ako ng classic ko. And then yung mga estudyante din niya sa kabilang classroom, nanonood lang or sumisilip doon sa nangyayari sa akin. So, parang sinabi ko, mapunta muna tayo sa faculty room. Doon natin na yung pagpunta namin sa ako, nung una talaga ako sumabog, talagang tawang-tawa ako, natatawa talaga ako, pinagtawanan ko siya talaga ng sobra. So, yun ang blooper number 2 na hindi ko talaga makakalimutan until now. Ang nangyari na yun, medyo matagal na, pero nare-recall ko pa rin at natutuwa pa rin ako. So, yun po ang dalawang experiences ko ng instant karma or mga bloopers na nangyari inside the classroom. And I hope na somehow nakapagbigay itong video na ito ng ngiti at tuwa sa inyo while watching this video. At kung meron kayong gustong isuggest na content ko dito sa aking channel, please comment down below. And sinisigurado ko sa inyo na magre-reply ako sa mga comments ninyo. And I will find time para gumawa ng mga videos or content
based doon sa mga suggestions ninyo. And if nagustuhan ninyo ang video na ito, please like and share this video to your other friends. And please, mag-subscribe ka na rin para ikaw ang unang ma-update sa mga future uploads ko dito sa aking channel. So thank you so much for watching. Hanggang sa muli, stay safe. Bye! Thank you.